Hello everyone! Father Joe here, ang paring vlogger para sa bukasyon. And welcome to Buhay Seminaryo! So last week po, we had our vlog, no? Tour around the seminary, outside the seminary building. So ngayon naman po, sa part 2 ng aming vlog, we will be doing the seminary tour inside the seminary building. So Father Christian? So you will get to see what are the features of our seminary inside. And you will get to see some of the rooms that the seminarians are using. And probably even the rooms that we are using. Okay. So in case that you are wondering and curious of our place, then this is the time that you will discover how beautiful our place is. Tara, pasok po kayo! Okay, so Father Christian, anong tawag dito? So, dito po... this is the main entrance of the seminary. Yeah, main entrance. And this place, we call this the porter's area reception area. Reception area. But we call this most of the time porter's area. Porter's area. Kasi dito po yung seminarista na naka-assign. Every day, we have seminarians who are assigned here to be the porter of the day. Mm-hmm. And they're the ones na yung receiving our visitors, mm-hmm. For example, answering the calls, no? Yes, yes. Okay, so every time na papasok kayo or pupunta kayo sa seminaryo, ito yung... lugar kung saan kayo when you welcome, yes. Kung saan kayo maghintay sa inyong bibisitahin na si Christ. Okay, so let's show them what our porter's area looks like. Okay, so we have here with us some of our seminarians. Yes. Okay, seminarians, say hi! Chilling! So ngayon po ay Sunday, so it's their free time after our breakfast in the morning. So free time usually na mga seminarista del Sunday. So ngayon, we can do whatever they want responsibly. No, responsibly. We call it responsible time. Responsible time. Okay. They can do whatever they want. They can play, they can read books, they can chill, they can play music. As long as they never... commit the sin. Sin. Okay. This is our porter's area. Okay, this is seminarian... Ryan. And Elder Brandon. So say hi! Say hi! Hi! Okay, so Father Christian, sa porter's area, nakalagay yung ating directory. Yes. So ano yung directory, Father Christian? So the directory serves as a guide for our visitors to know our names and who are the ones in charge of specific assignments. Okay. Para makilala kami ng mga tao, so they can always refer here kung sino ang mga pangalan namin, saan kami galing. Okay, so ipakita lang natin ang ating directory. So, we have here our superior, new superior, the vice-rector, the prefect, the dean of studies. The most handsome, the dean of studies. Okay, patuloy mo na din. Okay, so, Father Santos. And never mind. Yours truly, the handsomest priest, no, Father Joe, and Father Brian, and the three brothers. So, we have here the seminarians from senior high to college level. Yeah. Okay. So let's go to the next place where we want to show you. Okay. So pagpasok niyo dito, paglabas sa porter's area, makikita niyo yung aming quadrangle. Yeah. Okay? So Father Christian, yes. Right after the porters, mm-hmm. ang pinakamalapit na lugar ay yung ating chapel. Okay? So puntahan natin yung chapel. Pero bago natin dalas sa chapel, so pasok po kayo. Then you will see that inside pala the seminary we have what Father Joe said, quadrangle. It's like a garden inside the seminary. Okay, so punta natin sa chapel. Okay. So this is our seminary. Pakita ko natin yung seminary, the quadrangle. Very nice, very beautiful, very peaceful inside, no? Very beautiful, no? It's beautiful inside. And wonderful. Wonderful. And conducive for formation. Okay, so punta natin yung chapel. Ngayon po, mapapansin nyo, yung aming chapel ay bare. Kasi po, minaayos namin yung aming chapel ngayon. Dati po ay dito kami nagdadasal kasi this is our chapel. Yes. Pero it so happened na marami nang sira yung chapel, especially yung sanctuary. Yung wooden planks ay kinakain na ng anay. So we really have to replace them. Kaya ito yung nangyayari ngayon. And lumipat kami sa third floor. Meron kaming mga kinonvert na dorms para gawin mo ng temporary chapel. Okay, so this is our chapel. No? Malawak siya and maganda. Okay? Sa taas, the choir block, where the choirs are staying whenever there is celebration. And we would like also to show you our blessed sacrament. Okay. The tabernacle, I mean. So if you are closer, it's a pearl adoration. If you come closer, our tabernacle is shaped like a pearl. And because it represents Jesus himself. If you're familiar with sacred scriptures or with the Bible, there's a gospel
parable, no, about the kingdom that talks about the pearl of great price. So ito po yun. The pearl of great price sa buhay po natin is no other than Jesus himself. Okay, so ngayon po medyo pasensyahan niyo na yung aming chapel, medyo magulo pa lang. Maalikabok. Maalikabok dahil nga inaayos siya ngayon, renovate. Yes. And once it's done, I think no, of course babalik kami dito para sa. And hopefully once it's done, it will become all the more solemn. Solemn. Very pleasing to the eyes. And conducive for prayer. Conducive for prayer. Okay? So while we're going towards the refectory, maganda na rin siguro daanan natin yung mga study halls. Daanan natin yung study halls kasi madadaanan natin yung study halls ng mga seminarista. So ano ba yung mga study halls, Father Christian? Okay, the study halls on this floor, no, sa ground floor, these are the places where the seminarians study. So kaya siya tinatawag na study hall. Okay. Obviously. So iba din to sa classroom, Father, kasi iba baka ma-confuse sila. Okay. Sa school, we have the classrooms where the classes are held. Every day. But the study hall, this is the place where kung walang klase, nandito yung mga gamit nila, dito sila nag-aaral. Because every day, we have a maximum of around 3 to 4 hours. 3 to 4 hours of study period. So, dito, kaya walang rason yung mga seminarians natin na bumagsak. Kasi nga, they are given plenty of time to study. Yan, okay. Lahat, no? Lahat. The place, the environment is really conducive for learning. So there's no reason for them really to fail. Okay, so unless they get lazy. Okay, meron silang malaking TV. Yes. Okay. So pag may mga presentation sila, something like that, okay, dito natin. This TV is donated to us para sa mga other purposes that we need. Special academics. Okay, we thank the donor of that big TV. Okay? So, Father Christian, punta na rin ikaw. So, this is the study hall of? Fourth year, first year. Okay, same pa rin. So, this is the study hall of the fourth year. Ito naman sa mga third year. So, huwag na natin pasokin na nakita niyo naman. So, this is the study hall of the fourth year, the third years. Okay? Yeah, here's the... Grade 11. This is the study hall of the grade 11. Senior high school. Yes, senior high school. So from time to time, although these are the study halls, pag may gumagamit, kapag puno lahat ng classrooms, they also hold their classes here. Okay. But not this one. Okay, so pag pupunta tayo doon, makikita natin yung CR. Okay. So dito, for CR to, papunta naman dito, is their factory. Okay, so Father Christian, makikita yung mga tables na dito. Yeah, no, tignan mo, ang kalat pa. Okay, so dito sila naglalaro during socialization. Mm-hmm. After ng dinner namin ay naglalaro sila ng mga chess, mga dama, and any board games. Mm-hmm. And then yung table tennis. Then okay. We have the table tennis. Okay. Dito po tinatalo natin si Father Christian kasi hindi siya marunong mag-table tennis. Ako, hindi na po ako naglalaro dito ng table tennis kasi pag naglalaro ako, parati po akong nananalo. So I found out na it's useless for me to play because every person, every challenger, walang challenge. Kahit na si Father Joe. So si Father Joe na lang po ang naglalaro. Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi ni Father Christian kasi po sinungaling po yun. Okay, meron tayong billiard. Ah, billiard table. Diyan din po sa billiard, ako rin po yung nagahari. Si Father Joe hindi naglalaro kasi hindi naman siya marunong yun. So lahat ng mga laro, ako talaga dito yung... minsan kilabot may mga times talaga sa buhay natin na yung minsan yung mga sinasabi ni Father Christian hindi natin seryoso. Okay, let's go to the refectory. So this is our refectory. This is where we eat during meal time. Okay, so yan, napakalawak na aming refectory. Okay, yes. So ito, this is the presidential table. Yeah. When we say presidential table, where the priests and the religious brothers eats. Tell you honestly also, no? Kung ano yung ulam ng mga seminarista, hindi po yung ulam ng mga religious. Uh-huh. May mga times lang na may, pag may sobra-sobra or may special something, yes, occasion, medyo mas ano yung pagkain ng mga pari. Pero lahat na parehas lang. Okay? And then here's our factory. Makita niyo po na may TV. That is used. If ever there are programs, kasi pag may mga occasions, dito rin namin hold yung mga programs. And we make use of the TV to present something pag may mga video presentations. Okay, so Father Christian, now sa likod naman, makikita natin yung kitchen. Kitchen, okay. So refectory, okay. Where okay. We dine, where we eat. Okay. But here is the kitchen. Sa kitchen, sa refectory, meron kami aquarium. Kasi in case na naubusan po kami ng ulam,
Dito namin kinukuha yung aming ulam. Naubos na po yung tilapia, kaya naiiwan kayo mga carp. Kaya paragawa niya na po. Pag wala na kayong ulam, paragawa niya na po. Carp na yan, mauulam talaga na yan. Paragawa niya na po. Okay, okay, so this is our factory. And pagpasok mo dito, makikita natin yung ating kitchen. Okay, so last time, Father Christian, doon tayo sa dirty kitchen. Dito naman yung kitchen. So ito hindi, ito yung clean kitchen, kasi hindi ito yung dirty kitchen. So this is the clean kitchen, where our cook cooks the food. Okay, this is our kitchen. Okay, so malawak siya. Okay. And we have freezers. Malaki siya kasi dapat our storage should be big. Pero kasi ang lalaki. Malaki siya. Malaki tingnan pero wala pong laman. Wala pong laman kasi po. Hirap na po kami. So, kaya parang away na po. Actually, hindi po totoo yan. Tingnan nyo po. Marami po kaming manok. So, that's good for 1 year na namin. Kailangan namin, hindi namin maubos yan for 1 year. This is where the manals also cook our food. Dito naman, naghuhugas yung aming mga seminarista. Every after meal, okay? So pagkatapos nilang kumain, take turn sila sa paghuhugas. Okay, so naalala ko, Father Christian, dito tayo naghuhugas dati nung seminarista pa tayo. And ngayon naging pare na tayo, Martin na tayo. When we were seminarians until the day that we became priests, our plate, the plates that we use are the same plate. Platinum ba ito? Stainless ba ito? Hindi ko alam. For sure, this is a stainless steel plate. Nung pumasok kami sa seminar, ito yung gamit namin. Nung naging pare na kami, ito pa rin yung ginagamit ng mga bata. Kasi hindi siya nababasag. Oh, hindi siya nababasag. Kasi minsan, si Father Christian, nung seminar sa kami, naguhugas siya. Medyo malamya si Father Christian. So, kasi pag naguhugas kami dati sa seminarista kami, yung mga plato na galing kay Father Joe, pag tinatanggap ko na para hugasan ulit, napakadumi. So nagagalit ako, ang dumi naman ito, di marunong mahugas. Binabasag. So pinakita namin na. Okay, tara. Okay, so beside the factory, makikita natin yung office of the vocation director. So this is my previous office, Father Christian. And dahil nga hindi na ako yung bagong promoter, si Father Brian, so ito na yung ginagamit ni Father Brian, lumipat na ako dun sa office of the treasurer. Okay? So ngayon, punta sa library. Yes, library. Ito naman po is our library. Okay, library. Mm-hmm. So, okay, so ito yung library ng aming seminary. Mm-hmm. Okay, so makikita niyo maraming mga books, of course, because this is a library. Yes. Okay. And, most of the books that we have, majority of the books that we have are books on philosophy and theology. Although, marami din po kaming mga general references na books, books on psychology, on sociology, on anthropology, even mathematics and science, we have that. Kita na natin yung mga rooms, Father Joe, sa ground floor. And we are about to go up to the second floor. But before we go up, we'd like to also emphasize to you one of the features in the quadrangle of the seminary. Ito po yung aming bell. Na bell na nakalagay sa para siyang wishing well. Napaka-importante ng bell sa seminary, Father Christian, dahil lahat ng activities natin ay nakadepende sa bell. Yes. Okay, so pag maririnig namin yung bell, automatic, we are already called to do another thing, another schedule in the seminary. So every time na may bell, this is time for us to pray. Next bell, time for us to study. Yes. Next bell, time for us to clean and to eat and so on and so forth. Okay, so basically for us, no, the sound of the bell, very sacred for us. Very sacred. It's a symbol of God's voice calling us to a new schedule. Okay. So puntahan natin yung second floor. Okay, so kung makikita mo, pag akyat mo pa lang sa second floor, makikita mo na yung mga pictures ng mga seminarista. So every year kasi gumagawa kami ng directory. This is a directory, Father Christian. Batch picture. Frame o committee picture para at least meron kaming mga remembrances. Okay? So, pasok. So, kung makikita nyo, marami talagang seminarista na dumaan dito. But yung mga nagpapare ay just 2% of each batch. Ngayon, we will be seeing, we will be showing you the dorms of our seminarians where they sleep during siesta and
of course, during night. Okay? Okay. Tara. What? So this is the first dorm. Yes. We call it dorm one. Mm-hmm. Okay, but it's locked. It's locked because nobody's using it anymore. Okay, dorm two. Okay. Dorm two is also locked. Right? It's also closed because wala pong gumagamit sa dorm to kasi mga konti na yung mga sinarista. Dito na lang tayo sa dorm 4. Dorm 3 is also vacant. Vacant ako sa dorm 4. So this is the dorm 4. So ito yung dorms. Dito saan natutulog ang aming mga sinarista. Okay, dito walang bed kasi walang gumagamit. Okay, but ito yung beds nila. Sa meron silang bed cover. Ito. Meron silang bed cover. Sa ilalim ng bed cover ay bed sheet. So before they leave their dormitories, dapat naka-fix ng maayos ang kanilang bed cover. So this is their lockers kung saan nagalagay yung kanilang mga gamit. Okay? So proceed tayo sa other dorm. So in between the dorms of the seminarians, meron ding provided na CR or comfort room. Let's see kung ano po yung mukha ng aming baka may bomba sa tempo. Alika. So dito po sila naliligo, of course. Okay, so this is the... medyo okay naman. Okay. So kung makikita nyo, okay, nakapile lahat ng mga sabon, mga sabonera, mga shampoo ng seminarista, toiletries. Nakapile lahat ng toiletries dyan kasi nga hindi advise them to put these things in order. Dito yung mga cubicles. Because for the shower. Kung saan sila nagsashower. Okay, dito yung mga cubicles kung saan sila naliligo. Dito naman yung kung saan sila nag-CR. Okay, so saan sila nag-major-major. Tsaka, alam niyo na yun, yung personal. Where is it? Under rooms. Under rooms. Okay, so ito yung lavatory. Yes. Okay. So gagay na, galing tayo sa dorm 4, ito naman ang dorm 5. Sa dorm 5, meron pong mga 9 seminarians who are sleeping here. So ngayon po, punta natin yung dorm 6 at saka dorm 7. Yung dorm 6 at dorm 7 po ay ito po yung pinakamalawak namin na dorms. So you will see why we call it the widest of the dorms. Okay, so this is the dorm 6 and 7. So kung napapansin nyo po, uniform po kanilang bed covers. Okay, para maganda tingnan, maganda sa mata. Yes. And dito naman ay blue, dito naman ay green. Okay? So, let's go! So, as you can see, beside each bed are chairs wherein they place their towels. So, dito po sa dorm, one very important rule that the seminarians has to follow strictly is to keep silence. The importance of silence. Yes. Even in the dormitory, because we consider the dorm as? The second chapel. The second chapel, okay? So, the seminarians are told to keep silent, not just because it's a place for resting, but it's also a place where they can think and even reflect of the Lord and anything, inspiration coming from Him. Kasi nga, di ba, we also believe that God speaks in silence. God speaks in silence. Maingay tayo, we cannot really heed, we cannot listen to His voice. Yes. Okay? So this is a sacred place, second place next to the chapel. Kung makikita nyo sa aming background, doon po tayo galing. Kasi doon po yung mga dorms at mga CRs ng seminaristas sa Kator. Ngayon, we'll now proceed to see the rooms of the priests. Of the priests. And we call it, Father Christian, the place of the religious as clausura. 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 There is a place proper only for the religious. No? So seminarians are actually prohibited, discouraged to visit this place. Unless for important and emergency reasons. Okay. Kung may kailangan po sila sa amin, they can come to us and knock on our doors. But normally, it's a place reserved for us. Okay, so padahan natin. So this is the bridge of the seminary. Yes. And of course, ito na yung mga rooms ng mga pari. Sa seminary po ngayon, we have 7 priests and 3 brothers. Okay, so 10 kami lahat, 7 pare and 3 brothers. So this is the room of Father Yuli. Okay. But we will not go inside because the rooms of the priests are very private. Okay, so it's very private. So the room of Father Yuli. Of course, my room, the room that I am using. So. At mas lalong-lalong hindi talaga tayo papasok dito dahil alam natin, you know what to expect sa room ni Father Joe. So punta na tayo doon sa mas mga malilinis na rooms. Okay, so this is the room that I'm using. Kung napapansin niyo po, merong chairs,
may mga chairs na nilalagay sa harap ng pintuan ng pari kasi nga pag may mga bagay na kailangan ilagay, pag hindi available yung pari, iniiwan dito yung mga bagay niya. Okay, so every room mapapansin nyo, may mga monoblocks talaga na nakalagay sa harap ng Sorry. Ito yung kay Father Edgar. Ay, Father Edgar, siya ito nang nagkakaroon. Yeah, yeah. Namiss ka daw nila. Sorry, I'm late because I have my blessing na. So, meron just type in mamaya. Okay, so, naman. Ito po, ay tawag po dito is crutches. Crutches. Master na master po ni Father Edgar ito yes. Dahil dalawang two years ago, no? two years na ito ginagamit because he had an accident before in Indonesia. And thanks be to God na ngayon he's fine. Nakakalaro siya ng basketball, he can run and everything. Pero around a month ago, ginamit din ito ni Father Joe dahil na-injured po siya sa basketball. Alam mo naman, pag hindi ka marunong maglaro ng basketball, talagang may injured ka. So Father Joe was using this. Okay. Totoo po iyon. Totoo po iyon. Okay. So the room of our superior, Father Dante. Okay. The room of Father Al. Okay, the former superior. Yes. Okay. This is the room of our major superior. Okay, meron kaming pinaka-head sa aming province. Mm-hmm. And every time you visit Cebu, meron talagang room na naka-reserve sa kanila. Okay? Mm-hmm. So this is the room of our head, our father provincial. Okay? And here is what we call the religious parlor. Okay, the religious parlor. So, dito muna table, dito kami nag-meet, dito kami nagkukwentuhan. Dito kami nagdadasal. Dadasal. Mga meetings. Mga meetings dito namin ni Han. So, para dito naman sa kwarto sunod, yes. Dito yung tinatawag natin religious parlor. Para siyang living room. Okay. Yes. Okay. And here in the religious parlor, we are provided with the necessary things that we need. Like, Food. It's an area where we can relax. So, meron din the TV dito, may mga refrigerator, and other things, even books. At sa labas ng aming religious parlor is our terrace. Dito kami nagsistay usually paggabi, no, after namin ng mga office works. Yes. Dito kami nanonood ng TV, dito kami kumakain, and nagkukwentuhan, no, kung nagkukumustahan. Nagchichismisan. Minsan. Okay, so ito yung aming place. Yes. And meron kaming maliit na terrace dito sa labas. Okay, pasokin natin, tingnan natin. Okay, so puno siya ng halaman. Tingnan mo, may mga halaman. And dito makikita natin yung mga seminarista na naglalaro. Because it's free time today, Sunday. And it's free time, so yes. Seminarians have the freedom. They have the freedom to play or to do other things. Okay? So every afternoon, pag maaga kami na natatapos sa laro and the seminarians are still playing, dito kami we should stay here. At ang maganda po dito is nakikita namin sila. We can still see them playing. So formative din yung part natin. So dito po mga mga flowers. We have the blue tarnate. Then some mints. Now we have mints just to make our terrace beautiful. Okay. So punta tayo sa third floor. Okay, we're almost done with our seminary tour. Yes. And we will now be proceeding to the third floor, the last place. The last floor of the building that we will be visiting. Okay, tara! On the third floor, we also have another room na sometimes we use for classes, for study hall meetings, and for conferences. That is study hall to before when the seminarians were many, around 80. But ngayon, almost half of the population na lang ngayon. So, ito, nagagamit na namin for conferences and meetings. Okay, so proceed tayo. Itong lugar na ito ang dati naming chapel. So meron kaming two chapel. Meron kaming two chapel sa seminary, yung ground floor na pinakita namin kanina, yung malaki. Yes. Meron din kaming chapel sa third floor, very exclusive, maliit para for personal prayer kung gusto mong hindi ka ma-disturb dito ka mag-yourself. Pero ngayon, kinonvert muna namin siya into sacristy. Temporary sacristy sacristy kasi nga ay inaayos namin yung malaking chapel. The chapel that we are using now are actually combination of two doors. No? So we converted it muna into a chapel, temporary chapel,
Dahil, as we have said, naayos yung chapel namin sa Luna. Okay, so ito ay two dorms before. At since wala nang gumagamit dahil pinababa na namin lahat ng mga sinilis sa second floor, ito yung muna yung kinonvert namin as chapel. For the meantime, for 2 months, kasi nga ginagawa pa namin yung malaking chapel sa Luna. So natapos na po yung aming seminary tour, yung seminary yung tour inside the seminary building, and sana po ay may natutunan kayo sa mga magagandang lugar dito sa loob ng seminary. You have observed, no? Marami talagang mga facilities po dito sa seminary, and they all serve for one purpose, no? For the formation of our seminarians. Napakalaki po ng aming seminary dahil thanks be to God, maraming salamat sa mga naunang pari namin dito, Italian priests, because who constructed this building. Yes, they projected na for 30 years, this big building will be really used, no, for the formation of the seminarians. So ngayon, we enjoy what they have built for us, but we're also trying our best to maintain it for the future, and for the future seminarians and priests will be here. Okay, so thank you so much for watching, and I hope nag-enjoy kayo sa pagpakita namin sa aming seminaryo dito sa Cebu. Okay, thank you so much, and God bless. Bye-bye! Bye-bye!